Magsitayo po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo, dinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sambahin ang buon, magdiwang tayo sa ating emosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po at sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live stream sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan na magpaalis ng demonyo at ng puwersa ng kasamaan bilang bahagi ng pagpapangaral at pagpapalaganap ng mensaheng naririto na ang kaharian ng Diyos. Isang bagay na dapat nating maalala sa ating araw-araw na buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magpumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel, magluksa kayo at tumangis, mga saserdoting naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta
at ibigay ang hudyat sa Siyon, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat na mananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung bukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo puon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita Panginoon, naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat, at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo
ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kaniyang bahay, malayo sa panganib ang kaniyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggagalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya, lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa mga naririto po at sa mga sumusubaybay sa atin sa live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po muli. Ano bang demonyo ang dapat nating palayasin sa ating mga buhay bilang bahagi ng pagsasabuhay at pagiging kabilang sa kaharian ng Diyos? No? Ito po yung tanong na sana ay ating mapagnilayan. No? Dahil sa mabuting balita ngayon, no, sinasabi ni Jesus na imposible naman na ako'y nagpapalayas ng demonyo bilang bahagi ng aking pagseserbisyo kay Satanas. No? Dahil sinasabi ng iba upang sirain ang kanyang pangalan ay kunwari lang yung pagpapalayas ng demonyo na ginagawa ng Jesus na ito. Sa huli, kampon pa rin siya ng demonyo. No? Pero anong sabi ng ating Panginoon? Hindi ba't ang pagpapalayas ng demonyo ay bahagi ng pagpapakilala at pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos? Kung sa panahon ni Jesus, literal na ito ay nangyayari, no, dahil syempre yung kanilang pag-unawa din ng pagsapi ng demonyo ay minsan may problema sa pag-iisip, kaya iba ang pag-uugali ng isang tao, no? Hindi pa naman uso yung ating pag-aaral sa kamalayan at pag-iisip ng tao noong panahong iyon, no? Kaya kung ikaw ay may diferensya, no? Sabi nga ayon sa ating karaniwang pagsambit sa ganitong diferensya, no? Sa ganitong pagkakaiba sa ugali, kapag ikaw ay may diferensya, ang tingin ay ikaw ay nasasapian ng demonyo. No? Pero anong ginagawa ng Panginoon? Sa mga ganitong pagkakataon, sa mga ganitong nakikitang mga taong may ganitong pag-uugali, pinalalayas niya ang demonyo, pinagagaling niya ang tao at sinasabi niya na narito na ang kaharian ng Diyos. Kung saan ang iyong pagkakasakit at kakulangan ay hindi nagiging sanhi para ihiwalay ka sa tao at ipagtabuyan ka. Bagkos, ito ay din dapat na binibigyan ng atensyon at pinagagaling. Magandang pag-isipan po ito sa ating araw-araw na buhay, dahil siguro minsan naiipit tayo dun sa imahen, no, bagamat tunay at bahagi ng pananampalataya, ng demonyo bilang isang nakakatakot na halimaw o espiritong masama na nagpaparamdam at gumugulo sa ating mga isip. No? Minsan yung nakakatawang imahin. No? Lalagi yung may sungay, tapos may buntot na patusok, tatakbo-takbo, nilalaro yung isip natin.
No? At bagamat hindi naman tayo masyadong nakakakita ng mga ganoong imahin, ito yung nananatili sa atin, no? Yung itsura ni Taning. No? Pero tandaan din natin na ang demonyo minsan ay mga espiritong tuso at marunong ding pumasok sa ating mga isipan. Mga pwersang nagsasabi na dahil hirap ka o may pinagdaraanan ka, may dahilan ka para manakit ng kapwa. Dahil hindi ka kasing ayos ng buhay ng iba, may lisensya ka para gumawa ng masama. O dahil maayos naman ang buhay mo, pwede kang magsabi na wala akong pakialam sa iba. Mga kapatid, ang demonyo po ay maaaring hindi isang nakatatakot na espiritu, subalit naririyan sa kamalayan natin, nabubuhay sa mga kasalanan natin at sa kawalan natin ng kapakialaman sa kapwa. At ang tanging makapagpapalayas lang ng mga ganitong kaisipan ay ang tawag ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Na sa lahat ng bagay, maging mabuti. Na sa lahat ng pagkakataon, mabuhay ng tama kahit mahirap. Na sa lahat ng ating haharapin sa buhay, maipakita natin ang kabutihan ng Panginoong ating pinaniniwala. Na kung ano man ang pinananalangin natin, kung ano man ang idinidebosyon natin, ay nababago ang ating kalooban. At hindi tayo nahuhulog sa mga bagay na sa tingin natin ay matindi ang pangangailangan natin sa puntong nilalaglag natin yung prinsipyo natin. No? Marami sa atin, maraming sinasabing mabuti, pero pag nakalambitin na ang kapangyarihan, nakalambitin na ang pera, marami ng dahilan para ilaglag yung kabutihan. Nasaan ba tayo? Tayo ba yung nagiging bukas sa bagong buhay na iniaalay ng Panginoon? O yung bukas na malaglag? O ipalaglag yung sarili natin sa mga bagay na alam natin di naman nakakabuti, pero patuloy pa rin tayong tumutungo doon? Tinatanggap ba natin yung kapangyarihan ng Panginoon na magpalayas ng demonyo sa ating buhay? Magandang pagnilayan po at magandang hingin ang biyaya na sana sa ating araw-araw na buhay, maging sa pangangalaga man ng ating mga kapamilya, maging sa pagtanaw at pagsaksi sa paghihirap ng kapwa, yung makita at yung ating karanasan na sa bawat sulok ng lipunan ay may nangangailangan ng isang mabuting gawa, ay maalala natin ang itinuro at ang itinuturo sa atin ng mahal na Poong Jesus Nazareno, ang pakikiramay ng Diyos, ang kanyang kabutihan at ang kanyang awa na isinasabuhay sa bawat araw. At yung biyayang manatili doon kahit anong mangyari sa atin. At sa simula ng araw na ito, tanungin po natin ang ating sarili. Anong mga makasariling bagay ang kailangan kong palayasin sa aking buhay nang sa gayon ay mailpalaganap ko ang mabuting balita at ang kaharian ng Panginoon? Mahal na Poong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama nang may pananalig dala ang ating idinadalanging mithiin. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama.
Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga may sakit at may karamdaman naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na rin po natin sa panalangin ang mga frontliners at health workers na patuloy na nagiging tapat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtugon sa mga matitinding pangangailangan ng ating kapwa ngayong pandemya sa kabila ng mga panganib na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Makapangyarihang Ama, habang itinataas namin ang aming mga panalangin, pinasasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siyang nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Oo, Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Malakad tinapayanay namin sa'yo mula sa masagutin ng tigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Iyayang kaloob mo ay aming inaalay. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
parito mong anak na siyang nagulat sa bunga sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Crystal Faye. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magkasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyuri. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Kasalanan ko, buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawid ang mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Patnubayan niyo po
sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami mamamayan. Kasama ko ang sampot dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Mahal na po Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.